there will be three kinds of people that we will meet in this life. May tatlong mga klaseng tao tayong makakasalamuha, makikita at makakasama sa buhay na ito. The first one are what we can call black hole persons. Sila yung mga taong palaging walang gana, walang energy. Sila yung mga pag na-meet mo, nawawalan ka din ng gana. Palaging merong reklamo, may masasabing hindi maganda sa mga tao, sa buhay nila. Sila yung mga KJ, Killjoy. Madalas, napakataray nila, napakasungit. Yung bang ang ganda-ganda ng umaga mo, pag dumating sila, nasisira. Ang tawag po dyan ay mga black hole persons. The second kind of people that we would meet are boring persons. Yung parang dumating sila, umalis sila, wala lang. Nandyan lang sila, wala silang impact sa buhay natin. Tahimik lang sila. Sila yung mga palamunin. Basta't lang nag-i-exist. Kumakain, nagtatrabaho, pero minsan walang dating yung kanilang ginagawa. Yung kanilang trabaho, yung kanilang buhay, wala silang bunga o magandang epekto sa mga tao. They are neutral, they are neither good or bad. Kung mamatay man sila, mabibigla ka, ah talaga? And then you would continue with your life. Hindi mo man sila iiyakan o hindi ka man natutuwa sa kanila. Boring persons. The third kind of people that we would meet are what we call battery persons. Sila yung nagbibigay ng lakas, buhay, tuwa. Pag nandyan na sila, parang nagiging party ang ating samahan. Nakakamiss yung mga ganyan na klaseng tao. They give energy to us. They are always smiling. They are always joyful. Battery kind of persons. An important question for all of us. How about you? What kind of a person are you? Ikaw ba ay black hole? Sinisipsip mo yung gana, tuwa ng iba? Are you a boring person? Wala lang, nandiyan ka lang. Or are you a battery person? Are you the life of the party, of your company, of your work, of your friends, of your family? What kind of a person are you? Be honest. Aminin niyo po, wala pong masama. But a more important question now is, where does God call us to be? Saan tayo tinatawag ng Diyos? What kind of a person does God want us to be? Definitely not to be black hole people. Amen? Because our God is the God of light. Our God is a God of life. Our God is a God that gives joy. Kaya nga, ang ating Panginoon, ayaw niya dito sa mga Pariseo kasi they always kill the joy of the celebration. Tingnan niyo yung ugali ng mga Pariseo dito. Tinatanong ang Panginoon, bakit hindi kayo nag-aayuno? Dapat nag-aayuno kayo. Dapat nagpapakagutom kayo. And the Lord reminded them, dapat ba miserable ka? Pag nandyan kasama mo yung bridegroom, who is the bridegroom? Sino yung lalaki na ikakasal? That is the symbol of God. Parang pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, dapat masaya ka, dapat natutuwa ka, nagpapasalamat ka. That should be the effect of God in our life. It is important to serve God. Amen? But please, serve God full of joy and gladness. Hindi natutuwa ang Diyos sa atin kung kahit na pinaglilingkuran mo siya, ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, pero wala namang galak sa iyong puso. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganyang paglilingkod. Amen? If you're going to serve God, what should be the effect of your service to God? The fruit of it should be love and joy. Amen? There is something wrong with you, remember this. If you pray and after praying you remain miserable, there is something amiss. When you serve God and there remains sorrow in your heart. May na-meet po ako nung nasa Hong Kong ako, nagsimba po ako dun sa kanilang parish. And then
may nakakilala sa akin, ang Filipino domestic helpers, nagtatrabaho doon, nagpa-picture, and I cannot forget yung sinabi nung Pilipina. Sabi niya, "Father, ang sarap mag-serve sa Diyos, no?" Sabi ko, "Oo nga naman, yun yung totoo na paglilingkod sa Diyos. Pag nararanasan mo yung sarap, yung ginhawa, yung galak, that is true service. When there is a fruit of joy, gladness, happiness, peace, and love." Amen? So, it is not the will of God when we become miserable, black hole people. Do not suck the life, the joy, and the happiness out of the lives of other people. But secondly, definitely, the Lord does not want us to become boring people. Ano po ang hamon ng ating Panginoon sa atin? Sabi niya, "You are the light of the world. You are the salt of the earth." Anong ibig sabihin nun na pag tayo'y nabubuhay, dapat may epekto tayo sa buhay ng ibang tao. Dapat may impact ka sa buhay ng ibang tao. Hindi ka nabubuhay para lang kumain, para lang manood, para lang magtrabaho. Pero doon sa iyong ginagawa, meron ka bang naitutulong? Nagkakaroon ka ba ng mabuti at magandang bunga? Don't just exist. Remember this, when you are not fruitful, you are being wasteful. Ulitin ko po yun. When you are not fruitful, you are being wasteful. A life without fruit is just garbage. Di po ba? Basura ang buhay na wala namang pakinabang, na walang maitutulong sa iba. So, do not just become a boring person. Third, we are called to become battery persons. Dahil ang ating sinusundan, ang ating Panginoon, sinasamba si Jesus, kahit saan siya pumunta, hindi lang siya nagbibigay ng tuwa, nagbibigay pa siya ng buhay. So, do you give life with what you do? Is it really life-giving to people? In your work, do you give energy to your coworkers? In your family, how about your relationship? Ano yung epekto mo? Ikaw ba nagbibigay ng buhay dyan o pinapatay mo? Be a battery of your family, of your work, of your service to God, of the church. Now the question is, bakit ba mayroong mga tao nagiging black hole, nagiging boring, o nagiging baterya? Ito po yung tandaan nyo. First, people who become black holes are people who have been hurt. Kaya yan, sumisipsip ng lakas. Kasi may sakit ang damdamin. At tandaan nyo po, di ba, pag may sakit tayo, kailangan nating maghilom, gumaling. And how can you get healed? How can you get up on your feet once again? You need energy. Pagpasensya nyo na po yung mga taong negatibo. Pagpasensya nyo na po yung mga taong naninira. Pagpasensya nyo na po yung mga taong KJ. Kasi yan yung mga tao na hanggang ngayon, hinahawakan pa rin, hindi makapag-move on dun sa masakit na kanilang naranasan. Be patient with black hole people. Amen? But secondly, why are there boring people? These are people who are not clear of their purpose in life. They have not yet understood their meaning in their life. Nalilito pa. Kaya nga parang lutang-lutang lang yan eh. Wala talagang direksyon yung kanilang buhay. Pagpasensyahan nyo na din po yung mga taong yan. Hayaan nyo sila na silang makadiskubri ano ba talaga ang layunin ng kanilang buhay. Huwag po kayong maging diktador na mga boring na tao. Buhay nila yan. Ang magandang gawin, pagdasal natin sila. Na sana makita nila ang kanilang mithiin, sana makita nilang kahulugan ng kanilang buhay. Do not stop praying for the Holy Spirit so that the Holy Spirit can enlighten the mind of boring people. Amen? But third and lastly, who are the battery people? Bakit meron naman mga tao na talagang puno ng gana, puno ng lakas, napakasaya? Alam niyo po yung mga taong yan, usually sila yung mga taong napakarami nilang obligasyon sa buhay.
sila yung mga taong napakarami nilang responsibilidad. Sila yung mga tao madalas na puno ng pagmamahal. May minamahal yan, may iniingatan, may inaalagaan. They need the energy because somebody is hoping on them. Kailangan nila yung lakas kasi mayroong mga umaasa sa kanila. Kailangan nilang maging masaya para magpasaya do sa mga taong minamahal nila. Amen? So, please appreciate battery people in your life. Kasi kahit na gaano pa kapuno ng tuwa at gana ang isang tao, naubusan din yan. Di po ba? Napapagod din yan. Nangangawit din yan. At kung tayo man ay ubos na ng lakas, kung tayo man ay nawawala na ng tuwa at ng galak, allow God to recharge you. Kaya nga nandiyan ang Diyos eh, para palakisin tayo, para bigyan tayo ng buhay, para bigyan tayo ng panibagong tuwa at ng galak. We thank the Lord for being our light always. We thank the Lord for being our life always. We thank God for being our energy always. My dear friends, pagod ka na ba? My dear friends, sawa ka na ba? My dear friends, litong-lito ka na ba? Huwag mong hayaan na yung pagod, yung pagkangawit, yung pagkalito na ubusin ka. Nandiyan ang Diyos, naghihintay sa atin at hayaan mo na punuin Kanya muli ng Kanyang bendisyon, ng Kanyang pagpapala at ng Kanyang pagmamahal. Negativity is much louder than positivity. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. At makikita po natin yan sa ating mundo ngayon. Mas malakas naririnig natin sa balita, sa social media, ang masama, ang bad news, kesa sa good news. Ang mabuti, tahimik at madalas hindi mo man mapapansin. Kamukha po, pag pinutol mo ang puno at bumagsak, maririnig mo yan, malakas. Pero pag tumutubo ang halaman, hindi mo man minsan napapansin, hindi mo man madalas naririnig. Kung may sakit ang tao, naririnig mo, siya ay nagrereklamo at dumadaing. Pero pag wala naman sakit ang tao, tahimik lang siya. Di po ba? Pag sinisira mo ang isang bahay, maririnig mo, napakaingay. Pero pag ginagawa na ang bahay, hindi masyadong maingay, tahimik lang. Alam na alam mo merong aksidente sa daan, may ingay ang banggaan. Pero pag walang aksidente, tahimik lang na dumadaan. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. Pero hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan ang masama kesa sa mabuti. Amen? Meron din lakas ang kabutihan. Nakatago lang yan. At tayo ay hinahamon ng Diyos ni Jesus na ipakalat natin ang kabutihan. Dahil sinasabi niya sa Ebanghelyo, magsimula nung kagawa ng mundo, ano ang naipakalat? Ano ang lumaganap? Ito ay ang kasamaan. Magsimula dun sa magkapatid, si Cain at si Abel, meron ng away, meron ng patayan. Hanggang noong ginawa ang templo, mismo ang isang pari, si Zacarias, pinatay na mga tao, pinagbabato sa loob ng lugar sambahan. At tingnan nyo naman po, itong si Jesus, siya nang gumagawa ng tama, nilalapit niya mga tao sa Diyos, nililinis din niya ang templo, tinutuwid niya ang baluktot na pag-iisip ng mga pariseo at eskriba, pero sila pa ang galit. Sila pa ang nagplaplano paano siya patayin. My dear friends, negativity is loud and negativity is spread throughout all the world until today. Mag-ingat tayo. Ang kasamaan, siya ang naghahari dahil nakakahawa yan. Pag nag-aaway ang mag-asawa, hindi mo maiwasan pati ang mga anak na dadamay apektado. Pag mainit ang ulo ng boss, pati din ang mga empleyado,
nai-stress. Pag meron nag-aaway sa isang bansa, lahat din ng mga bansa nakikisali. Kaya nga meron tayong pandaigdig na gera o world war. How can we stop the spread of the loudness of negativity? It starts with us. Nag-uumpisa sa atin. Kailangan tayo mismo maging positibo, maging banal, maging mabuti. You can change others by changing yourself. Yung kasabihan nga ay, be the change that you want to see. At paano ba maging positibo? Sa gitna ng napakaraming negatibo na nangyayari sa ating mundo. Simple lang po. Kasing simple ng ABC. Ang tawag ko po dyan ay the ABC of being positive. A means you should affirm yourself. A means you should attach yourself to God. Ano maging positibo? Unang-una sa pagbibigay ng mabuting salita sa iyong sarili. Sa pagkikilala na ang sarili mo ay may kabutihan at may kagandahang loob. Bakit po ba tayo nagiging negatibo minsan? Dahil sa ating tingin sa ating sarili. Tayo'y nagiging negatibo dahil nakikinig tayo sa mga negatibong tumatakbo sa ating kaisipan. Pagkagising natin, napakahalaga, dapat sabihan mo ng maganda at mabuting iyong sarili. Napakarami kasi pagkagising pa lang, anong sinasabi? Buisit na buhay na ito. Napakahirap naman ang buhay. Nakakatamad naman. Ito na naman, puro problema. Ayaw ko na. My dear friends, you can never be positive if you listen to the negative voices in your head. If you want to be positive, then say something positive to yourself. If you want your life to be positive, then affirm your life as a blessing. Kagising mo pa lang, magpasalamat ka na sa Diyos. Habang nakahiga ka pa lang, hindi ka pa tumatayo sa iyong kama, sabihan mo ang iyong sarili. Kaya mo yan. Masipag ka. Pagkatingin mo sa sarili mo sa salamin, bakit hindi mo naman sabihan na mabuti ang iyong sarili? Pwede mo naman sabihan ang iyong sarili na, ang ganda mo naman, ang gwapo mo, alam mo, matalino ka, you are resourceful, talentado ka, maabilidad ka, alam mo, kahit na nahihirapan ka, kinakaya mo, kayang kaya mo pa rin yan. Say something good to yourself. At kung tayo ay nahihirapan sa pagsasabi ng mabuti sa ating sarili, the other A is you should attach yourself to God. Idikit mo, ilapit mo yung sarili sa Diyos. Kaya nga meron tayo mga dasal. Pag tayo'y nagdadasal, hindi lang tayo humihingi. Tayo'y nakikiugnay muli sa Diyos. Kung gusto magkaroon ng buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng buhay. Kung madilim ang iyong buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng ilaw, ng liwanag ng iyong buhay. Try it. When you pray, try to meditate on the words. Huwag lang tayo magmadali sa ating pananalangin ng Ama namin. Say the Our Father slowly. Feel it in your hearts. Kung kaya mo pa nga, mag-memorize ka ng mga kanta ng Salmo sa Biblia. Banggitin mo Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pagpaulit-ulit mo, sinasabi, binabanggit, inaalala sa iyong isip, di ba? Mawawala lahat ng pag-aalala. Hindi mo maririnig ang ingay ng negativity, ng kasamaan. That is the first one. A, affirm yourself. Attach yourself to God. B, be firm in your values, in your principles. Pag wala kang paninindigan, ikaw ay madaling babagsak. Mawawala ka, makukuha ka, madadala ang iyong emosyon sa masama. Napakarami po ng humihingi ng payo sa akin. Father, anong gagawin ko dito sa aking asawa? Father, anong gagawin ko dito sa aking anak? Father, anong gagawin ko? Wala pa akong trabaho. Father, anong gagawin ko dito sa aking biyanan? Pero imbis na bigyan ko po sila ng sagot na dapat nilang gawin, ang palagi kong sinasabi, tinatanong, ano ba ang iyong paninindigan? What are your values? Dahil yan ang dapat
pinagmumulan ng iyong pinipili, ng iyong pagdedesisyon. Bakit mo hihiwalayan ang iyong asawa? Ano ba ang iyong pananindigan? Di ba nung kinasal kayo, nangako kayo na magmahalan kayo? If your value, if your principle is love, then you should make your decisions out of that value, out of that principle. Dahil magkakamali tayo sa ating mga ginagawa kung wala tayong mga paninindigan at prinsipyo sa ating buhay. Kailangan meron tayong angkla sa buhay. Dahil ang buhay ay madaming mga unos, madaming mga bagyo, maraming mga problema. Kung wala kang angkla, ikaw ay susunod, ikaw ay mawawala, ikaw ay tatangayin ng mga problema, ng mga suliranin, ng mga negativity sa iyong buhay. Kailangan natin yan. So kahit na nagbibisyo, matigas ang ulo ng iyong asawa, your principle is, your value is love. Remain in that, you'll become positive. Kahit na naghihirap ka, marami kang utang, but your value and your principle is sipag, perseverance. Magtatagumpay ka, makakaraos ka. Kahit na sinisiraan ka ng ibang tao, but your value is humility. Magpapakumbaba, you will be blessed by God. Manatili kang matatag sa gitna ng mga kasamaan. Be firm. And that is one source of your positivity. Pero kahuli-huli yan, letter C, cut off negative people in your life. Alisin mo, umalis ka sa mga taong masasama ang ugali, masasamang magsalita, masamang magtrato sa iyo. Dahil kung sinasaktan ka ng iba, hindi ka lalago. Mahirap maging masaya kung merong taong nagpapalungkot sa iyo. Amen? Kailangan mo ang kapayapaan. Kailangan mo umalis sa mga taong ito. Put a distance between you and the negative people. Diba? Kahit naman po ang halaman, kung palaging pong pinipitasan, kung palagi pong inaalisan ng mga dahon, hindi tutubo yan. Kung hindi ka makaalis physically, remove yourself internally, spiritually, intellectually. Kahit man lang sa iyong isip, alisin mo yan, yung negative na tao niya yan sa iyong buhay. Para tumubo ka, para lumago ka. Kahit naman ang ating Panginoon, di po ba? Pag nagiging negatibo na at masama ang mga kaaway niya, hindi siya nananatili. Umaalis siya. Dahil pag nananatiling ating Panginoon sa mga negatibong tao, hindi daw siya nakakagawa ng mga himala. Gusto natin makagawa ng himala sa ating buhay, then cut off negative people in your life. And see, when you distance yourself from negative people, beautiful things start to happen. Tandaan po natin yon. Pag umalis ka at tahimik ka lang, makakagawa ka ng mga magaganda, nakakamanghang bagay sa iyong buhay. Hindi naman po mahirap ang pagiging positibo. Nahihirapan lang tayo dahil una, hindi natin sinasabihan na maganda ang ating sarili dahil tayo ay nakalayo sa Diyos. Nagiging negatibo tayo dahil wala tayong sariling paninindigan. Nakakalimutan natin ang ating mga values. Ano ba dapat ang ating mga tunay na ipaglaban sa ating buhay? Pero pangatlo, kaya hindi tayo nagiging positibo ay dahil hindi tayo makalayo-layo sa mga taong negatibo. Follow the ABCs of being positive. Start today affirming yourself, attach yourself to God, be firm with your values, with your principles, and cut off your life from negative people. Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Huwag natin sayangin sa masama. Dahil ang tuwa ng Diyos ay nakikita niya tayong positibo, natutuwa at masaya. Napuminsan merong isang kwento tungkol sa isang bata. Nilapitan po niya ang kanyang tatay. Sabi niya, "Papa, may pangarap po ako. Pagdating ng araw, gusto ko pong magtagumpay. Ano pong mapapayo niyo sa akin para makamtan ko yung aking pangarap at maging matagumpay ako paglaki ko?" Sumagot naman po itong tatay niya. Sabi niya, "Tara, sama ka sa akin. May papakita ako sa iyo."
Sumunod naman po itong bata at pumunta sila doon sa kanilang bukid. Dito po sa bukid, may alagang mga halaman na kamatis. Ito pong ama. At pinakita po niya yung mga halaman na nasa paso. Anong nakikita mo dito sa nakatanim na halaman? Tinignan po mabuti ng bata at nakita niya na very healthy, malusog po yung mga halaman. Sabi po ng bata, napakaganda po ng itsura ng halaman na ito. May bunga, berdeng-berde, tuwang-tuwa po yung bata. Pero pinakita po, susunod ng tatay, yung mga halaman na kamatis na katanim dun sa kanyang lupain. Tignan mong maigi, ito naman mga halaman na nakatanim dito sa lupa. At napansin po ng bata, nakakaiba sila. Bakit? Medyo nangangayayat. Sabi po ng bata, Papa, hindi po kamukha ng mga nandoon sa paso, itong mga nakatanim sa lupa. Walang tumutubong kamatis, wala silang bunga, at medyo nagbra-brown na po, natutuyo itong halaman na ito. Tignan mo ito, sabi po ng ama, ang pagkakaiba ng dalawa, yung mga nandun sa paso, sila lang yung mag-isa na nakatanim doon. Habang yung mga halaman na nandun sa lupain, may kasama silang nakatanim. At sino yung kasama nilang tumutubo? Mga sukal na damo. They are growing among weeds. Yun yung dahilan bakit nangangayayat sila. Yun yung dahilan bakit hindi sila malusog. Yun yung dahilan bakit hindi sila namumunga. Ngayon, ito yung payo ko sa iyo, sabi po ng ama. Kung gusto mo pagdating ng araw ay magiging matagumpay ka, lumayo ka at huwag kang makikisama sa mga sukal na damo. Sino ang mga taong ito? Yan yung mga negatibong tao. Dahil ang mga negatibong tao, yung mga haters, yung mga bashers, yung mga palaging nag-iisip ng masama, yung mga palaging may sinasabing hindi mabuti tungkol sa iyo, hihigupin nila ang lakas mo. Sila magiging balakid sa iyo para makamtan mo ang iyong pangarap. Sila ang magiging dahilan para hindi ka maging mabunga sa iyong buhay. Yun yung pinakamahalagang payo ko sa iyo. Umiwas ka sa mga negatibong tao. At hindi po ba, kung babalikan niyo po ang mga kwento sa Ebanghelyo, yan naman palagi ang ginagawa ng ating Panginoon. Kamukha na lang po sa nabasa nating Ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon, siya na nga nagpagaling dun sa taong pipih. Napaalis niya yung masamang espiritong sumanib dun sa tao. Naging mabuti ulit yung tao, nakapagsalita muli yung tao. Namangha na nga lahat ng mga tao dun sa nakita nilang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Pero nandun din kasama nila yung mga Pariseo, yung mga kaaway ng ating Panginoon. At nakapag-comment pa sila. Sinabi nila na nagkakaroon lang ng kapangyarihan ng ating Panginoon magpaalis sa mga demonyo dahil siya ay tinutulungan din ng prinsipe ng mga demonyo. Pero tingnan nyo naman po, balikan nyo ang kwento. Narinig din ng ating Panginoon yun. Alam din ng ating Panginoon yung negatibong sinasabi nila tungkol sa Kanya. Alam din ng ating Panginoon na may naninira sa Kanya. Pero sinagot ba niya ang mga taong ito? Hindi. Pagkatapos niyang narinig yun, mababasa natin sa kwento na umalis siya at pinagpatuloy niya yung kanyang misyon sa mga ibang baryo. Nangaral pa rin siya. Nagpagaling pa rin siya ng may sakit. Nagpaalis pa rin siya ng mga masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi nagpa-apekto ang ating Panginoon dun sa negatibo nilang salita. Ang ating Panginoon naging bingi dun sa masama nilang sa salita. At yan din po ang paalaala sa atin. My dear friends, be deaf to the negative talks of other people. Huwag mong bibigyan ng oras at ng pansin yung mga naninira sa iyo. Huwag mong sasagutin yung mga taong may sinasabi na ayaw sa iyo kasi they are not worth your time. Lalong-lalo na
pag sinagot mo sila, mauubos lang ang lakas mo, masasayang ang oras mo na pwede mo namang gamitin sa iba pang mas makabuluhan at mabuting bagay. Again, do not waste your time with negative people, with your haters, with your bashers, because these people stops you from achieving greatness, success, and holiness in your life. Pansinin niyo po ito, tingnan niyo po ito. Bakit ba minsan sa ating buhay, meron tayong mga haters, meron mga taong ayaw sa atin? Bakit ba meron mga negatibong tao sa ating buhay? Pag dumarating na ang mga ganitong klaseng tao, ito lang po ang alalahanin niyo. Ibig sabihin, may ginagawa kang mabuti. Ibig sabihin, nagtatagumpay ka. Ibig sabihin, nagiging positibo ang iyong buhay. Amen? Because you will never have negative people if you are doing something negative in your life. The mere fact that you have negative people means you are doing something positive with your life. Amen? Tandaan niyo po ito. Sa paligsahan, pag ang tao, pag ang atleta na nakikipaglaban, malapit na sa katapusan, malapit na siya sa finish line, malapit na siyang magtagumpay. Yun yung panahon na mas maraming tao na nagbubuo sa kanya. Di po ba? Kasi meron mga ibang tao ayaw siyang manalo. Meron silang ibang chinichir. Meron silang ibang gustong manalo. Tandaan niyo po yan. Pag meron ka naririnig na hindi maganda tungkol sa iyo, galing sa ibang tao, anong ibig sabihin yan? Isa lang, nagtatagumpay ka. May ginagawa kang mabuti. Hindi niyo po ba napansin? Kung nagninegosyo kayo, may business kayo, sinong hindi tumatangkilit sa inyo? Sinong hindi bumibili sa inyo? Yung inyong mga kamag-anak. Kung man bibili sa inyo, aba, hihingi pa ng discount. Di po ba? Konti na lang, hihingin, ayaw nila na kumita ka. Di ba? No? Di niyo po ba napansin, pag meron kayong bagong gamit sa bahay, o napagawa mo ang iyong bahay, o nakapagbakasyon ka, pag pinos mo yan sa Facebook, ang totoo, meron mga iba, sa group chat nila, pinag-uusapan ka. Amen? Bakit? Naiinggit sa'yo eh. Di po ba? Di niyo po ba napansin, pag maganda ka, pagwapo ka, siguradong may nakataas na kilay. Bakit meron mga negatibong tao sa ating buhay? Ang dahilan, tayo ay namumunga ng mabuti. Huwag mo silang papansinin. Huwag mong uubusin ang oras mo sa kanila. Huwag mong sasayangin ang panahon mo sa kanila. Because you have better things to do in your life. You have a mission to do. Kung bibigyan mo sila ng oras at panahon, baka hindi mo makamtan yung iyong tagumpay sa buhay. Baka masira pa ang iyong mga plano at panaginip. Kaya, piliin niyo po ng mabuti yung mga taong pinakikinggan niyo at pinakikisamahan niyo. Piliin mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng tuwa at saya. Puntahan mo yung mga taong susuporta sa iyo. Tandaan mo, kung man makakarinig ka na masamang salita galing sa ibang tao, nasa iyo na lang kung hahayaan mo yung manatili sa iyong isip, sa iyong puso. Ang susi sa iyong isip at puso, hawak mo, huwag mong ibibigay sa ibang tao. E ano naman ang magandang gawin sa mga negatibong tao? Dito sa mga toxic na tao, alay mo sila sa Diyos. Pagdasal mo sila sa banal na espiritu. Ano ba ang banal na espiritu? Diba? Siya yung umaapaw na tubig. Pag ang tao toxic na, anong ibig sabihin ng toxic? Lason na siya. Paano mo maaalis yung lason? Kailangan mo yan hugasan. Di po ba? Kailangan mo yan linisin. At ano ang panlinis natin? Ang salita ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Kaya napakahalaga na lumayo ka muna sa mga negatibo at toxic na tao. Kung hindi, mahahawa ka din sa pangit
at masamang ugali nila. Amen? My dear friends, God has planted something good in you. All of us has a good purpose that needs to be done in this world. God has given us a mission here on earth. At hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung palagi kang nakikipag-away sa mga negatibong tao. Amen? Kaya nga, buhos mo lahat ng lakas mo diyan sa panaginip mo, diyan sa pangarap mo, diyan sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hayaan mo yung mga taong may masamang isip, masamang magsalita. Pero ikaw, magpatulong ka sa Diyos. Makikita mo, magiging mabunga ka, magiging matagumpay ka.